Hello at welcome sa ating channel. Ngayong araw nga na to, pag-uusapan natin yung mga impormasyon na lumabas sa SBS Volume 101 at sa One Piece Magazine Volume 13. Bali, ang una nga nating pag-uusapan syempre yung pagre-reveal ng pagkatao ng tatlong samurai na nakita natin sa flashback ni Yamato in Chapter 1024. Pinangalanan na nga sila ni Oda. Aware naman tayo na itong nasa gitna at isa lang ang mata si Shimotsuki Oshimaru at siya nga daw ang damyo ng Ringo. Itong korteng triangulo naman ang muka si Fugitsu Omusibe. At itong pahaba naman ang muka si Ozuki Tenpura. Obviously pinangalan netong si Oda itong sila Omusibe at Tenpura sa literal na mga pagkain. Itong Omusibe nga yung rice ball sa Japan. At literal ngang korteng triangulo rin gaya ng muka netong si Omusibe. Si Ozuki Tenpura naman hango nga sa literal na tempura. Kaya kung mapapansin nyo pahaba naman ang muka niya. Anyway, bukod nga sa pagkakakilanlan ng tatlong samurai na to sinabi nga rin sa SBS Volume 101 na hindi daw tatay ni Zoro itong si Shimotsuki Oshimaru. Meaning dinibank ni Oda itong mga theories na naglalabasan na tatay nga daw na itong si Zoro itong si Shimotsuki Oshimaru. Personally, para sa akin it makes sense nga naman. Bakit? Dahil kung tatay nga ni Zoro itong si Oshimaru at alam naman nating lahat na isa nga siyang damyo ng Ringo, parang mauulit lang rin neto yung concept ni Zoro kay Sanji. Since alam naman nating prinsipe itong si Sanji at umalis lang sa pamilya niya, diba? At syempre kung ganito lang rin yung magiging concept ng pagkatao ni Zoro, which is nanggaling lang rin siya sa sikat na pamilya sa Wano at umalis lang rin sa Wano, halos magiging similar nga lang yung kwento niya kay Sanji. Though hindi ko sinasabing wala ng tsansa itong si Zoro na talagang tagawano siya guys ha, meron pa rin posibilidad. Halata naman sa appearance niya, diba? Bali, dagdag pang ang impormasyon sa latest SBS sinabi nga ni Oda na pagtapos nga daw mamatay ni Kozuki Oden marami nga daw na sumubok na pabagsakin itong si Orochi including daw itong tatlong samurai na to. Pero ni isa nga daw sa kanila walang nagtagumpay. Syempre dahil yan sa Beast Pirates at kay Kaido mismo. Dahil sa pinoprotektahan nga nila itong si Orochi. Anyway, ang sumunod nga na impormasyon patungkol sa SBS Volume 101 yung regarding sa Red Hair Pirates. Pinangalanan na nga ni Oda isa-isa yung mga nakita nating miyembro ng Red Hair Pirates sa Marineford War. Obviously, yung primary characters ng Red Hair Pirates kilala naman na natin, diba? Ito nga sila Shanks, Ben Beckman, Lucky Roo, at Yasop. So itong iba nga sila Lime Juice, Bank Punch, Monster, Building Snake, Honggu at si Howling Gob. Honestly, sobrang tagal na nga natin gustong malaman isa-isa yung mga pangalan ng mga to. Biruin nyo guys ha. Nauna pang ang ipakilala sa atin ni Oda yung buong Roger Pirates kesa sa Red Hair Pirates. Na simula chapter 1 pa lang nakita na natin, ba? Diba? So ang mabigyan nga ng kasagutan, itong matagal lang tumatakbo sa isipan natin kung sino nga ba talaga itong mga miyembro ng Red Hair Pirates, isa lang sa tingin ko ang ibig sabihin neto. At ito nga yung preparasyon para sa ilalabas na movie next year na One Piece Film Red. Malay natin, makita natin itong mga to sa One Piece Film Red, ba? Diba? Bali, bukod nga sa mga pangalan ng Red Hair Pirates, kinumpirma rin na itong mga pinakilala sa atin ni Oda, mga officers daw ng Red Hair Pirates. Kumbaga sabihin na nating similar yung structure na itong grupo ni Shanks sa grupo ng Blackbeard Pirates. Kaya naman sobrang nakaka-excite nga once na dumating na yung time at magtapat na itong dalawang grupo na to. Dahil panigurado matinding bakbakan ang mangyayari dito. Lalo na at parehas na parehas nga yung aura ng bawat miyembro ng grupo nilang dalawa. Ang ibang impormasyon pa nga patungkol sa latest SBS yung pagdodrawing ni Oda kay Frankie kung sakaling umidad na to. At ito nga yung itsura ni Frankie once na maging 50 years old na daw siya at 70 years old. Kung matatandaan nyo guys ha, sa mga nagdaang SBS nga nagdodrawing na rin si Oda ng mga iba't ibang miyembro ng Straw Hat Pirates kung sakali mang umidad na sila. At syempre so far ang paborito ko dito yung drawing ni Oda kay Sanji. Kayo ba so far, sinong paborito nyong dinrawing ni Oda na karakter sa Straw Hat Pirates kung sakaling umidad na sila? Bali, kung may paborito kayo comment nyo na lang yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. Bukod nga dyan nireveal na nga rin yung itsura ng Devil Fruit nila Yamato at Kaido.
Ang Devil Fruit nga ni Kaido na nalaman natin ang pangalan sa mga nagdaang chapters, which is yung Fish Fruit Model Azure Dragon, ganito nga yung itsura. Very similar nga yung appearance nito sa scale o sa kaliskis ni Kaido. Ang Devil Fruit naman ni Yamato na nalaman nga natin ang pangalan, which is yung Dog Fruit Model Okuchi no Makame, ganito naman yung itsura. Very similar nga itong itsura ng Devil Fruit ni Yamato sa isang orange. Pero ang nakakapagtaka nga, bakit ganito yung itsura? Since nakita naman natin yung kakayanan ng Devil Fruit ni Yamato na parang may pagkasimilar sa ice, diba? Hindi kaya yung apoy na nakikita natin na nakapalibot kay Yamato, kulay orange talaga at hindi blue based sa mga ginagawang fan arts? Anyway, ang huli nga nating nakita dito sa SBS Volume 101 yung picture kung saan din drawing ni Oda, presumably yung mga swordsman. So sa picture nga na to, malinaw nating nakita syempre si Zoro, si Mihawk, si Shiryu, si Kozuki Oden at iba pa. Pero ang pinaka-umugong nga sa One Piece community ang pagkakabilang dito ni Red Hair Shanks. Matagal na ngang debate sa One Piece community kung swordsman ba talaga itong si Shanks o hindi. Since maraming ang nagtatalo na kung swordsman daw si Shanks at talagang malakas siya, bakit hindi daw siya yung strongest swordsman in the world ngayon? At bakit daw si Mihawk? Meaning ba nito mas malakas si Mihawk kaysa kay Shanks? Bali kung i-analyze nga nating mabuti guys ha. 6 years ago nga lang nakilala at naging kabilang itong si Shanks na isa sa mga 4 emperors. Meaning 12 years ago nung time na nakita natin itong sila Shanks at Luffy, hindi pa siya emperor sa oras na to. At as stated nga nung time daw na mawala ng braso itong si Shanks, yun na rin daw yung time kung saan hindi na nilabanan pa ni Mihawk itong si Shanks. Sa madaling salita, 12 years ago, nung time na makita natin si Shanks sa unang chapter pa lamang, hindi pa siya malakas sa oras na to. Pwede nating sabihin na nasa proseso pa lang si Shanks, napapalakas pa lang sa oras na to. At pwede nating i-conclude na 12 years ago, mas malakas talaga itong si Mihawk kesa kay Shanks. Yes guys, sa tingin ko nga 12 years ago, mas malakas noon itong si Mihawk kesa kay Shanks overall. Pero during nga sa 6 years span bago tanghaling emperor itong si Shanks, sa tingin ko nga ito na rin yung time kung saan nalagpasan niya na yung lakas ni Mihawk. At currently, no doubt na mas malakas na talaga ngayon itong si Shanks kesa kay Mihawk. Kumbaga noon, nung time na naglalaban sila Shanks at Mihawk 12 years ago, si Mihawk talaga ang mas malakas kesa kay Shanks. Pero later on nga, dahil sa mga taon na lumipas, naging mas malakas na itong si Shanks kesa kay Mihawk. Kaya siya naging isa sa mga emperors. At dahil sa hindi na nga naglalaban pa itong sila Shanks at Mihawk, since nung naputol yung braso na itong si Shanks 12 years ago, hindi na sila nagkaroon pa ng paglilinaw kung sino nga ba talaga ang pinakamalakas na swordsman sa pagitan nilang dalawa. Kaya technically, si Mihawk pa rin ang pinakamalakas na swordsman up to this date. Anyway, dito na nga nagtatapos itong maikling discussion natin patungkol sa latest SBS na lumabas para sa Volume 101. So kung sa aling nagustuhan nyo yung mga ganitong topic, sabihin nyo lang yan sa ating comment section sa ibaba para malaman ko yung thoughts nyo sa mga ganitong klaseng content. So yun lang, peace!